Ito yung isa sa mga challenges sa ating mga OFW na kapag gumagamit ng roaming number or roaming SIM card ay pwedeng ma-expired yung ating SIM kasi nga hindi natin ito laging nagagamit or hindi natin naloloadan yung ating SIM card. So kung sakaling expired na yung iyong SIM card at hindi ka na makareceive ng OTP from GCash, kung meron pang pera yung iyong old GCash account at gusto mong i-transfer ito sa iyong new GCash account, so alamin natin yung mga step by step kung paano natin ma-retrieve or ma-transfer yung pera sa inyong GCash account. At ano nga ba yung mga requirements na kailangan nating ihanda para isang submission na lang ng requirements at ticket sa GCash support. So kung interested ka, please keep on watching. Hello guys! Welcome sa ating channel! At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you! Kabayan, kamusta? So in this video, ay isishare ko nga po sa inyo paano natin matransfer yung ating pera sa ating old GCash account to our new GCash account kung sakaling hindi na tayo makatanggap ng OTP. Pero bago yan, ay disclaimer po muna, ang video na ito ay hindi po sponsored at isishare ko lang po yung mga information na based sa aking mga na-research or based sa aking mga nakalap na impormasyon na pwedeng makatulong sa inyo kasi nga marami pong nagme-message or nagko-comment sa ating mga previous videos kung paano daw nilang matransfer yung kanilang pera from old GCash account to new GCash account. So ano daw ba yung mga dapat nilang gawin? So ano-ano yung mga dapat ihanda na requirements para isang submission na lang sa GCash support. I shout out po muna kay Mister. Hello, hello sa aking number one fan. Thank you so much sa panonood ng aking mga vlogs at pag-support sa ating channel. So ayun, kung sakaling na-expire na yung SIM mo, kabayan, at kailangan mo nga ma-receive yung OTP na isi-send ni GCash, ay ito po yung mga kailangan mong ihanda. So, kailangan mo is bumili ka ng bagong SIM card. So, once meron ka ng SIM card, bagong SIM card, ganyan, is kailangan mong mag-register ulit sa GCash. So, ang kailangan mong gawin is same information, same name, same lahat ng details, lahat, pati yung email address. So, maliban na lang doon sa number. So, syempre, bago na yung SIM card mo, bago na yung number, kaya yun lang yung magiging difference sa mga information na i-input mo dyan sa pag-register sa iyong bagong GCash account. And kapag nakapag-register ka na ng iyong account, kailangan mong i-fully verified para sigurado na matransfer agad yung pera. Lalo na kung ang pera mo sa iyong old GCash account is 1,000 pataas. At ito nga pala, kapag 1,000 pataas ang pera mo sa old GCash account na na-expired yung SIM is kailangan mo ng affidavit na na-expired nga yung iyong SIM card. Nakanotarize from lawyer. So, kung halimbawa OFW ka, ay pwede kang makiusap sa iyong relatives na or kapatid, asawa, ganyan. Punta siya sa lawyer at magpagawa ng notarize na expired nga yung SIM mo, and then kapag nandun na siya sa abogado is makipag-video call ka para ma-verify din ni lawyer na ikaw talaga yung may-ari ng SIM card na na-expired na yon. And once magkaroon ka na ng affidavit na yon is i-keep mo yan at picturean mo kasi kailangan nating i-forward yan as a requirements, i-attach natin yan pag-submit sa GCash support. So yung iba na nakita ko ay hindi sila nag-fully verify ng kanilang account kasi lower yung amount ng kanilang pinatransfer from old GCash account to new GCash account. So kung ang pera nyo po sa old GCash is 1,000 pataas is i-verify nyo na po yung inyong GCash account para sigurado na ma-transfer agad sa inyong new GCash account yung pera nyo doon sa old account. At pwede nyo ring i-screenshot doon sa inyong phone setting na makikita yung inyong number, yung old number. So, kung halimbawa naka-insert pa yung inyong SIM na yan, tapos makikita nyo yung number dyan sa setting ng inyong cellphone, ay i-screenshot nyo and ipasa natin or attach natin yan pag-submit ng ticket. Kailangan din po ng valid ID sa pag-submit ng attachments ng ticket. So tara, mag-screen record tayo kung paano tayo makapag-submit ng ticket. So dito sa ating GCash application, dito sa left side, sa baba, makikita mo yung help center.
I-click natin yung help center para tayo ay makapag-submit ng ticket sa Gcash support. So, hintayin lang natin na mag-loading. At hanapin natin dito sa pinakababa. So, ayan, click natin itong submit a new ticket. Click natin yan. So, hintayin natin. And, ayan. So, ito po yung fill up natin. Yung email address. So, ito po yung ating registered email address. And, dito naman po sa Gcash registered full name. And then, ito naman po yung registered mobile number. And then, dito sa category, i-click natin yan. Hanapin natin yung My Gcash account. So, ayan. Piliin mo yung My Gcash account and i-click mo yan. And then, hanapin natin yung I still have funds on my old SIM. Kindly transfer to my new number. So, piliin natin yan. Click mo lang yan. And dito, explain your answer. Your concern, include all the details related to the transaction to help speed up our investigation. Ito po yung explanation na nilagay ko. My old SIM was expired but I still have funds on it. Please transfer my money to my new Gcash account. And then dito po ilalagay natin yung old Gcash mobile number and new Gcash mobile number and then yung amount. So kung magkano po yung alam nyong amount doon sa inyong old Gcash number, for example, is kung hindi po kayo sure, yung pinakamalapit na amount yung ilagay nyo. For example, is 65, ganyan. And then, reason for adjustment. So, dito po, lagay po ulit natin yung my SIM card, my old SIM card was expired and deactivated. So, ayan po. And then, yung valid ID, i-click mo dito yung valid ID. So, kung ano yung valid ID mo, dapat po ay hindi yan expired. Dapat ay okay yan. And then, attach mo dito yung files. So, dito mo i-attach yung passport, picture ng passport, at saka yung affidavit, at saka yung screenshot nung old SIM card mo kanina kung meron ka. Kung wala, okay naman yon. So, pwede mong ilagay dito yung kahit yung valid ID at saka yung affidavit lang. And then, i-click mo itong submit. So, magre-reply naman yang Gcash support. So, 12 to 24 hours or up to 48 hours, ganyan. So, after mo pong mag-submit nito, may marireceive kang immediate response ni Gcash na meron kang ticket, ibig sabihin ay successfully na nakapag-send ka ng ticket para magawa nila ng investigation at makapag-reply sila sa iyong concern. Kung kumpleto po yung mga details at files na isinubmit nyo ay mabilis lang pong ma-investigate ni Gcash at ma-transfer sa inyo yung pera nyo from old account. So hanggang dito na lang po muna for this video. Sana ay nakatulong ang video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click muna po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much. Hanggang sa next video. Bye-bye!